This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel are meant for educational and informational purposes only. I cannot guarantee you will make money nor will have the same experience as mine in this video. I'm just showing you different websites, apps, and methods that have the potential of making money. I'm not also a financial advisor nor an expert in such. So make sure you always do your own research first. A play-to-earn mining game. So, alamin natin guys yung pwede nating malamang information about this NFT play-to-earn mining game which is called Tikmites. So, ano pa bang hinihintay natin guys? Simulan na natin. So mga ka-Gigi, ito po yung official website ng Tikmites, no? So kung ikaw bago ka lamang dito sa YouTube channel ko and gusto nyo maging updated sa mga latest NFT games and mga videos ko, please be sure to subscribe and hit the notification bell, okay? So ito nga siya guys, no? Makikita nyo dito, ayun o, nakalagay naman po isa pong play to earn mining game sa BSC Network si Tikmites, no? And pwede nyo siyang malaro guys, no, sa Google Play or App Store. So ito nga, no guys, makikita nyo dito na napakasimple lang ng identification ng NFT game nila, no, kung ano sila. So isa silang play to earn mining game. Okay, yun na yung pinakasimplified ng meaning ng game nila, no. Ngayon, pag titignan nyo dito guys sa kanilang white paper, no. So syempre, kapag bago ka lang sa NFT games, titignan nyo maigi guys yung white paper nila and yung kanilang roadmap, no? And of course, yung kung sino ba mismo yung mga nag-audit din sa isang NFT game. So, ito guys, may mga workers na tinatawag. So, the workers are the base of the mining. This will define the probability of success of the mining. They are divided by rarities. So, ito yung mga chances, percentage, no? Kung ilan ang pwede nyo makuha, depende sa rarity. So, for example, 60% sa common, 30% sa rare, and 10% sa epic. Then, yung mining success rate niya is kapag may common ka is 20% to 40%. Then, kapag rare is 40% to 60%. And kapag epic po is 60% to 80%. Nakalagay naman dito, the mining success rate is fixed. Which means you can get a worker with a success rate between the base range. For example, you can get a common miner with 25% and another common miner with 35%. So, iba't iba yan guys ha. Workers can increase their mining success rate by leveling up. So, need nyo magpa-level ng miners nyo dito, no? Levels can be increased by accumulating experience. For each level the workers obtain, their mining success rate will increase by 2%. Ayan, okay. So, for each level the workers obtain, nag-i-increase daw po yung mining success rate ng 2%. Okay? Workers maximum level is 10, which means it can improve up to 20%. So possible guys, kung may common ka na NFT tapos level 1, pwede pa maging chance niya ng mining success rate niya is up to 60%. Kasi 40%, let's say 30% to 40%, 50 to 60% success rate, no? Your worker will earn experience for each mining he undertakes, regardless of whether it is successful or not. Kahit hindi successful ang mining rate guys, nagle-level up pa rin daw po yung mga miners nyo dito. A worker can only mine once per day, after which he will be exhausted for the next 24 hours. Okay, dyan ay papasok yung mismong kung gusto nyo pang mag-buy ng NFTs nila, no. You can get a new worker by whether minting it for a price of 10 pick or by buying it on the marketplace. Ayan ang sinasabi nila dito. A worker can be fired in order to get back 20% of the mint cost. So, ibig sabihin, may burning mechanism din sila guys ng NFTs nila dito, which is a good thing, di ba? So, isa din part ng NFTs nila guys ay tinatawag nilang peak access. So, hindi naman pwede natin masabi na miner sila kung walang mga peak access, di ba? So, the peak access are the fundamental part of the mining process and they are required so your worker can make extractions. The peak access will define how much of a raw mineral you obtain on a successful mining. They are divided by rarity as follows. So, ito guys, no,
Same lang naman guys yan sa mga miners, no? Durability will be reduced by 1 for each mining even if it fails. So kahit mag-fail daw guys yung mismong pagmamining nyo, nababawasan pa rin yung durability ng mismong pickaxes nyo, no? Ayan, makikita nyo naman dyan. Once the durability is reduced to 0, the pickaxe will be destroyed. To equip and unequip a pickaxe, the worker must not be exhausted. So take note niyan guys ha. You can get a new pickaxe by whether minting it for a price of 5 pick or by buying it on the marketplace. A pickaxe can be burned in order to get 20% of the mint cost. Ayan, take note niyan guys ha. Tapos ito na, yung mining. So mines are the source of minerals. Every mine has a raw mineral quantity of 1,000. They can be mined once per day. The success rate and the obtained amount of a raw mineral will depend on the worker and pickaxe respectively. Once you have extracted all the available minerals from a mine, it will be destroyed. You may get to buy them in the store, and the kinds of mines available are so may coal, iron, silver, gold, diamond. So ito guys yung price niya, no, mga prices niya. Then may mga furnaces din na tinatawag. So yung furnaces naman daw guys ay ginagamit po para mag-refine ng raw minerals. To obtain one refined mineral, you will need times 100 of a raw mineral and a quantity of coal depending on kind of it. Refining process will take 8 hours. So pwede kayong mag, let's say, minting na rin to ng ano guys eh, no? So i-take note nyo lang to, no? The amount of minerals that you can refine simultaneously depends on the rarity of the furnace as follows. So ito guys yung mga minting chance niyan, ha. Yan, take note nyo. Then ito yung requirements ng coal. Kapag iron, ito ilan ng coal na kailangan. Pag silver, ito. Gold, ito. Then diamond. Those who do not have their own furnace to refine their minerals can use the furnaces of their guild or the refinery. So kung wala ka naman daw furnace, pwede naman daw kayo gumamit guys ng furnaces na pang guild, no? Or mismo doon sa refinery, no? You can get a new furnace whether by minting it for a price of 20 pick or by buying it on the marketplace. So take note yun guys. Then ito guys yung refinery, no? Ito yung tsura niya. So ito yung pagbubuo kayo guys ng iron, silver, gold, tsaka diamond. Then ito guilds. So hindi naman mawawala yan sa isang NFT game kung saan bubuo ng mga players, magsasama-sama sila by team na tinatawag ding guilds, di ba? So guilds are a way of organizing and sharing resources between different players. A guild initially can have up to 100 members. The number of members can be increased later. Creating a new guild has a cost of 20 pick. So hindi kayo pwede basta-basta na mag-create kayo ng guild nyo dito, no? So need nyo ng 20 pick in order to make a guild, no? While joining a guild has no cost, but you must be accepted by the guild leader. Okay, so talagang pagpipiliin mismo ng guild leader yung isasali nilang player, no? So the guild leader can set a mineral fee for using the furnaces. Ayan, no? Pwede na rin business, guys. So pwede mag-set si guild leader daw ng fee doon sa mga furnaces. So for example nga, wala kayong pambili ng furnaces and need nyo mag-produce ng, ayan, yung mga kailangan nyo, no? So for example, the guild leader can add a 10% fee, which means members to use the furnace will need times 110 raw minerals to get a refined mineral. Okay, the guild leader will receive the 10 additional raw minerals. So ano yan, parang business na rin yan sa NFT game na to, no? Then ito yung bank. So the bank takes care of managing the pick mine's finances. Here you can exchange your refined minerals to pick. So eto na guys, doon sa mga magtatanong, paano po magiging play to earn? Eto na, yung sa bank, no? So for example, may namamine kayo, no? Like iron, silver, gold, or diamond. So eto yung katumbas niya in value. So kung may iron ka, isang iron, no? Ang katumbas nun sa pick tokens is 4. So kung i-convert niyan guys, so punta tayo dito, no? Eto guys, sa Pucoin po ito. So kung i-convert niyan, for example, dito ah. Then gawin natin tong USDT. So kung makapag-mine lang kayo ng 1 iron, no? Ito na yung katumbas niyan guys, nasa $3 or 150 pesos. Let's say mas marami pa kayo na mine. Let's say mga 10. So mga 40 pick 'yun. So ito agad guys, kung maka 40 pick kayo or let's say 40 10 diamonds tapos times mo sa 4 kasi nga equivalent niya is 4 pick. Doon sa ano, ah, iron, ah. So may 40 pick na kayo.
So, ibig sabihin, ang katumbas nun as the price for today is $32 or 1,500 pesos yan pag kinonvert nyo, no? So, ganun guys yung conversion doon sa magtatanong doon sa Plater Earn nila, no? So, make sure guys na basahin nyo maigi to. Ayan na, nakalagay naman dito, when exchanging a refined mineral for pick, it will be showed as a deferred balance which will then be transferred to your available balance after 10 days. Which is good guys, no? Ibig sabihin, para maiwasan yung mga players ng withdraw agad. Then, you will be able to issue an instant exchange at any time for a 50% fee that will be reduced each day by 5%. Ay, nakalagay naman, until the release date. So, eto na guys, dito pa lang malino na sa bank, no, kung paano mag-exchange or paano yung play-to-earn system nila. So, dito, yung minerals, yung parang ano natin guys dito, yung minamine nga natin sa game nila na equivalent sa peak tokens. Then, ito guys, yung sa marketplace, okay? So, pwede kayo mag-buy or sell ng entities nyo. So, makikita nyo, may 10% fee yan kapag nag-sold yung item. And 2% will be sent to the development team. Yan, kumikita guys yung mga devs, no? So, ito guys yung token nila. So, dito nyo makikita guys yung mismong official token address. Ito guys, yung tinatawag nilang distribution or allocation ng token nila na dito nyo makikita, no? So, nakalock for 266 years daw po yung kanilang 10% or yung allocation ng 1 million to halos, eh, no? Na token sa DEX liquidity. Then, eto guys, you seed sale, 1%, 100. ELO, ayan, no, nakalagay dito, 10%. Then, yung marketing, 2%, 50% at TGE, and 85% linear vesting over 1 year. Then, advisors, ayan guys, no, team, 5%, and so on and so forth. Then, ito yung kanilang mga official wallets. So, ayan, good dyan na kasi pinapakita nila yung wallets ng team nila, ecosystem, marketing, diba? Then, ito guys, makikita nyo dito yung locker nila kung saan nila lock yung tokens. Ayan yung maganda sa NFT game na to, no? Kasi yung mga ibang NFT games na sinishare kong info sa inyo, diba? Usually kasi wala silang ano yung mga ganito, no? Ito yung nahanap ko. Kaya, make sure guys na hanapin nyo to sa isang NFT game din, no? So, isa yan sa checklist. Okay? Then, ELO. Ayan, no? Makikita nyo dito yung ILO niya. Then, yung starter packs. Ayan, no? So, kung meron kayo nabiling starter packs, ayan, mas maganda. Makikita nyo dito. Then, ito yung kanilang roadmap. So, dito guys, doon sa mga bago, make sure na always nyo chine-check yung roadmap ng isang NFT game din. Kasi dito nyo makikita yung progression. Or let's say, yung mga activities, kung nakukomplete ba nila or hindi, no? Para naman to doon sa mga newbies, no? Kasi, kung ikaw, ano ka na, pro NFT gamer ka na, no? Alam ko na, alam nyo na rin kung paano kayo mag-check guys ng mga ganito, no, sa isang NFT game, no? So, syempre, may idea na kayo, yung mga hindi na bago sa mga ganitong klaseng plataforma, no? Like NFT games nga. So, nakakapag-research na rin yung iba. Okay, doon sa sobrang tagal na natin nag-review or let's say nag-share ng info sa inyo, no? So, ayan, check nyo always yung roadmap. Then, eto nga, isa sa mga ganda guys, no? Audited po ng Certik, okay? Or solid proof po itong peak mines, no? So, kitang-kita nyo naman dito, ay, no, na audit sila noong December 30, 2021. At ito guys, yung kanilang team. Ayun, no? Merong mga pictures, guys. And, ang maganda dito, guys, meron silang mga links nila sa mga, ano nila, resume nila or profile nila, no? So, pwede nyo i-click yan to check. So, ayan. Kitang-kita naman dito, guys, no? So, dapat, masasearch nyo yan dito. Okay? So, makikita nyo naman dapat yan na ito yung kanilang CEO, which is si Jensen Ramos. So, ito pa yung ilang ano nila team, no? Kumbaga, docs dev sila, guys. Okay? Then, ito yung mga social networks nila. So, kung gusto nyo makita yung mga official social media platforms sila para maging updated kayo, please do follow them, okay? Then, ito yung mga first steps, paano ba magsimula, okay, sa kanilang game. Napakaganda, guys, kasi hindi nila, parang ano guys, no, sa mga newbies also, no, ginaguide nila maigi. So, ayan siya guys. Then, ito yung frequently asked question na mostly ilalagay nila dito. So, ayan guys yung sa kanilang white paper. So, ayan nga no guys, may idea na tayo kung ano nga ba si Peak Mines. Ngayon, ang gagawin natin is, paano ka nga ba magsisimula? So, ang gagawin ko dito is, bibili ako ng Peak Tokens muna. So, doon sa mga newbies, did nyo ng investment dito. But please, do make sure guys, na bago kayo pumasok sa mga gantong NFT games, make sure na nag-research muna kayo about it.
sa crypto, sa NFTs, kasi lahat ng cryptocurrency guys ay may risk na kakibad. So make sure guys na pag-isipan nyo ng maraming beses. So ito guys, ang gagawin natin is bibili muna tayo, no? So pupunta tayo dito sa Pucoin, or pwede nyo i-click to guys yung buy pick, no? So pwede yan sa PancakeSwap kung gusto nyo, okay? Or pwede naman po guys mismo dito sa Pucoin, yung official contract address nila guys, ha? Ito. So ayan siya guys, ito yung price niya. Makikita nyo dito na dito siya ngayon, no? Sa 0.8. And ang gagawin natin guys is meron naman ako dito sa BUSD. Ito nga no, mga ka-GG, no, bibili tayo ngayon. At kitang-kita nyo naman dito, ito yung current price niya, 0.81, no? So, hindi natin yan sure, possible na pwede pa yan bumaba, guys. Kasi nga, di ba yung mga, ano ngayon sa NFT, di ba? So, swap natin yan. So, meron na tayong 120 peak tokens. Ayan, no, makikita nyo naman. Then, confirm nyo lang. At ito na nga no, mga ka-GG, na bili na natin. Ito yung official na peak token nila, no? So, ano next natin gagawin? So, next natin gagawin is pwede tayo bumili ng starter packs nila. Dito tayo ngayon guys sa website, no? Dito, click nyo lang tong buy starter packs and dadalhin kayo dito. Need nyo mag-register ng email, no? Para kung ano yan guys, makombine nyo. Then, ilagay nyo lang dito yung preferred email nyo. Okay? And click nyo lang yung register. So, ito nga no, mga ka-GG, once na makapag-register na kayo, no? Makikita nyo dito, ayun no guys, no? May minting chest nila. So, gagawin natin, bibili tayo isa. Click lang natin tong approve. Okay? So, ayun, may lalabas. So, confirm nyo lang yan. So, hintayin nyo lang yan, guys, matapos, ha. Then, once na ma-confirm na siya, guys, may lalabas na dito, ayun, buy now. Click nyo lang yung buy now. Then, magpa-pop-up na naman siya ng another. Okay? So, ayan. Click nyo lang. Then, confirm. So, once na ma-confirm na yung transaction natin, ayun na, meron na tayong starter packs, no? So, ayun guys, nakalagay naman, no? Meron na tayo. So, anong gagawin natin? Punta tayo dito sa may inventory natin. Then, buksan na natin ito, no? Wow, ang ganda. Then, open chest na natin. So, once na ma-open nyo, guys, ito na siya, guys, no? Ito yung mines natin. So, nakakuha tayo, guys, coal and diamond. Nice. Then, meron tayong, ito guys, yung capacity na parang ano itong furnaces natin. Then, pig access. Ayun, no, nakakuha tayo, no? Then, workers. Dalawa din. So, napakaganda, guys. So, ang hintay na lang natin dito is yung mismong actual gameplay, no? Kasi, magiging live pa to, guys. So, I will be making another video about it, I think. Kasi, dito pinapakita ko muna yung introduction itong Peak Mines, no? So, ayan, ang gagawin ko is once na ma-release yung game, magmamain na tayo, okay? So, mga ka-GG, habang naghihintay no sa live gameplay nila, no, good thing na may access tayo sa kanilang beta testing, no? So, habang naghihintay, syempre, bumili na ako ng starter packs kasi baka mamaya magkaubusan doon sa starter packs na NFT minting, no? So, bumili na tayo para at least ready na tayo once na ma-release yung live gameplay nila. Okay, papakita ko naman guys yung experience ko sa inyo, no, para at least bago kayo mag-invest, nakita nyo mismo yung paano nga ba mag-start dito sa Peak Mines. Okay, ngayon, eto tayo ngayon sa beta test nila at maglalagin lang tayo. And under to guys, ha, take note, under po ito ng BSC testnet. So, ilalagay ko lang dito yung email address, ha. So, eto siya guys, no, napakalaki ng difference, diba, doon sa live, no, na wala pang mining. So, ito yung isipin nyo lang guys, ito yung magiging itsura mismo nung NFT game nila, no, yung feature ng dashboard or etc. So, ito may mines dito, then meron na tayo dito nakalagay na 2000 peak tokens, okay? So, approve to mint lang natin, then confirm. So, tandaan nyo guys, nasa testnet po tayo, ah. Okay, ulit lang po, testnet to, hindi po ito yung mismong live na game nila. I-release lang po later on this day, let's say 18 hours. Okay, nakalagay naman yun sa kanilang Telegram group, no. So, 18 hours, once na na-release ko tong video na to, dun ma-release yung gameplay nila. So, hintayin na lang natin guys, no. So, syempre, gumawa muna ko na introduction para at least aware kayo. Then, once na na-confirm na natin, no, get mines tayo. So, pwede kayo mag-choose ng imamine nyo dito. So, for example, nakakuha tayo guys ng diamond kanina. So, napakaganda yung nakuha natin diamond.
So for example yan, diamond, get mine. So confirm lang natin muna isa. Okay. Ang issue ko lang siguro dito guys is kada transaction is may gas fee, no? So sana i-ano nila yun, alisin nila. Kasi hindi na uso ngayon yun eh. Pero anyway, so ayan na, nabili na natin yung imamine natin. So hintayin nyo lang, refresh lang natin to. Dapat mag reflect na siya. So ito na siya guys, no? Then need din natin ng workers. So imimit lang natin yung worker, no? Click lang natin tong mint. Then confirm. So ayan, confirm lang natin to. And hintayin nyo siya guys ha. Then once done din, i-refresh lang natin. Dapat may lumabas dito or mag-pop up. Ito guys, so nakakuha tayo ng isang worker, okay? So example lang naman to guys, kasi kung paano kayo magsisimula. So good thing yung mga naka-mint na ng starter packs, no? Okay? So ayan, may mines na tayo. Then may workers na. Then need natin ng minerals. So dito, ayan, makikita nyo na kailangan natin mag-mint ng pickaxe. Mint pickaxe tayo, kahit isa. So try lang natin, para at least makita natin, no? So ganito pala ang pagsisimula dito sa Pickmines, no? Dito pala sa beta testing ng game nila, no? Hintayin nyo lang ulit mag-pop up. Pag walang lumalabas, guys, ang gagawin nyo, ayan, for example, confirm na siya, i-refresh nyo lang to para lumabas siya dito. Ayan, nakakuha tayo common. Then, sa furnaces naman, mint furnace tayo, syempre. So, confirm. So, ito yung mga need nyo, guys, ha. Ito, tinuturo ko na dito, guys, sa example gameplay nila kung paano kayo mag-i-start dito sa Pickmines. So, need nyo lang ulit ng ano, ayan, ano, yung mismong pagmamining nyo, workers, yung pickaxe nyo, syempre, di mo wala yan. Hindi kayo makapag-mine kung wala kayo pickaxe. Then, furnaces, okay? May nakakuha tayo rare 3, oh. Then, ito guys yung sa refinery. So, pwede yan kung gusto nyo magbuo dito, ayan, oh. Then, ito yung marketplace nila. Yung bank or exchanges, ayan guys, oh. Then, yung profile. Okay? Ngayon guys, ito na. Okay na tayo, no? So, gagawin lang natin is click lang natin itong mine. Then, pipili tayo ng worker. So, kailangan naka-equip yung pickaxe pala dito. So, equip lang natin to. Hanapin nyo yung, ayan, yung pickaxe. Confirm. Diba? Then, babalik tayo guys sa dito, sa mines. Then, mine. Okay? So, dapat mag-enable na siya. Ayan. Confirm. So, mining has been successful. You got 40 raw diamond. So, dito na guys, papasok, no? Yung pag ilalagay natin mismo sa mismong ano ah sa dito. Ayan oh, makikita niyo naman dapat. Ito siya guys, no. So sa furnaces, so gagawin niyo dito, for example, use niyo siya. Then ito, so kailangan niyo din ng coal kasi hindi yan magi-start kung wala kayong coal, no. So in order to have coal, kailangan niyo din ng kala wala tayong refinery. Alam ko may refinery na tayo ah. Okay. So, kailangan din natin refinery if ever, no? Pero wala pa naman. So, ayun, guys. Dito, kailangan natin ng coal, no? So, need din natin ng, hindi lang to guys. Kailangan din natin ng, ito yung coal nga, no? In order to get, or para makapag-exchange tayo ng other minerals, no? To pick tokens. So, ito yung pinaka-importante dyan din. Isa to sa key. Para makapag-exchange tayo ng pick tokens, no? Take note yan, guys, yung cola. So, ito mga ka-GG, no? Nag-mint tayo ng ilang workers din, no? Saka mag-mint din ako ng axe. Kasi, ang mangyayari kasi, guys, pag isang, nakalagay naman, di ba, sa white paper, kapag once na nakapag-mine na isang worker nyo, maghihintay kayo ng another 24 hours in order to mine again. So, syempre, need nyo ng as many as mismong workers dito para at least makapag-mine kayo ng mas marami. Okay? So, ayan. I-refresh lang natin to. Tingnan natin kung may nakuha tayo, no? Nakakuha tayo ng epic to na mining. So, gagawin natin dito is magmamine lang tayo na to. Ayan. Equip mo na pala natin. Sorry. Equip tayo kay Freda. Or dito. Okay. Equip natin dito sa ating epic na nakuha, no?
Ayan. Then, ang gagawin natin is punta tayo dito. Then, mine. Ito. Confirm. Ay, nakakuha tayo ng 95 raw coal. Ang galing ah. Ito no, mga kajiji. Nag-mint tayo ng another pa, no? So, kasi gagawin natin, guys, is titignan ko maigi, no? Dun mismo sa pag-transfer dito sa furnaces. Kasi need nyo, guys, no? Hindi kayo pwede mag-refine kung hindi nyo na-reach yung certain need ng isang, for example, ito, diamond, raw diamond. Need nyo ng 100 in order to refine it. Okay? So, gagawin natin, is-equip muna natin yung dito na sa isang legendary, ay, epic din na nakuha natin ng ito, rare one. Then, ito tayo dito. So, natin to guys. Na-mine na natin. So, get mine ulit tayo. For example, this one. Pinakamahal talaga guys is diamond kasi mas marami kayong mamamine, no? So, ibig sabihin, need nyo din na mas maraming imamine na minerals. Mas maraming, let's say, mas maraming diamond mines, mas marami kayong mamamine na raw diamonds. Yung tinatawag nyo ng raw diamonds na hindi pa mismo yung diamond na yon. Raw diamonds pa lang na kailangan nyo i-refine. Then, ang gagawin natin is ito. For example, imamine nyo. Okay. Then, gamitin natin ito. So, ayan, nakakuha tayo guys, 69. Tapos, pwede pa tayo mag-mine ulit, no? Pero pipili kayo ng other mismong workers, no? Then, tingnan natin, guys. Use kung tumalab na siya. So, ayan, may 109 na tayo. Ayan, no? So, kailangan nyo yun, no? 100, guys, ha? 100 raw diamonds in order to refine a mineral here, no? Para maging totoong ano na siya, diamond na siya. Then, kailangan nyo rin ng at least 40 coals. So, ayan. The minerals has been refined na daw, guys. So, ayun o. So, ito, guys, no. Once done, ayun o. May nakalagay ng diamond. Claim nyo lang yan, guys. Okay, ayun o. Mineral claim successful. Then, pwede na kayo pumunta sa bank, I think. Then, exchange nyo siya. So, ayun na siya, guys, o. So, meron na kayong agad na 1 diamond. At ito yung equivalent niya, 10 peak guys, kapag nakapag-mine kayo ng diamond dito sa peak mines, no? And kung i-convert nyo yan guys, yung 10 na yan, okay? So, katubos na yan, $8. So, ayun guys, binigyan ko na kayo ng idea kung paano laruin po itong si peak mines, no? So, ganun siya guys, no? At para at least aware yung mga tao, no? Paano Ate GGNX laruin itong game na to? Siyempre kasi, mostly maraming mintings ng NFTs, 'di ba? Then equipments, then yung sa furnaces nga. So dito nga ulitin ko lang, dito nyo gagamitin yung pag may nakuha kayong raw minerals, dito yun siya i-refine in order to have the mismong item itself o yung mismong NFT na i-exchange nyo to pick tokens. So, dito, ito yung isa sa pinaka-importante, no? Pero kung wala naman kayong, let's say, na furnace, ito nga, guys, pwede nyo gamitin itong refinery na sinasabi nila, no? Nakalagay naman yan, guys, lahat ng info sa white paper nila. So, kung may questions kayo, balikan nyo lang yung white paper, okay? So, mga ka-Gigi, agad dito lang po muna yung ating NFT Gate info video about sa peak mines. And sana po makatulong itong information na to sa inyo, lalo na doon sa mga mahilig sa mga play-to-earn mining game, no? So hopefully guys, magkaroon kayo ng idea, but please do make sure na bago kayo mag-invest or mag-try ng mga NFT games, pag-isipan nyo po ng maraming beses. And kung hindi ka pa nagsasubscribe sa aking YouTube channel, make sure to subscribe and hit the notification bell para maging updated kayo sa mga upcoming videos ko dito sa aking channel. Thank you guys for watching and see you next time. Goodbye and good vibes. Bye guys, see ya. Bye bye. Stay safe everyone.